Welcome back po sa ating channel. Nakakaawa, Carla Abellana may mensahe sa publiko na ikinalungkot ng marami. Halina't alamin natin ang mainit na balitang ito na pinag-uusapan pa rin ng madla. Bakit nga ba ang tagal bago humarap si Carla Abellana at nagsalita sa publiko tungkol sa biglang paghihiwalay nila ni Tom Rodriguez? Pinalipas muna ng Kapuso actress ang ilang buwan bago nagbigay ng pahayag about the controversial breakup with her ex-husband, kabilang na nga ang kanilang divorce. Sa panayam ng Updated with Nelson Canlas, sinabi ni Carla na talagang hindi pa siya handa na magsalita noong kasagsagan ng issue dahil kahit daw siya ay naguguluhan sa mga nangyari. Ang daming lumalapit para magtanong kung pwede ma-interview or magbigay ng statement. Most especially a few months back, so of course I completely understand kung bakit, you know, gusto lang nila basically ng answer, sabi ni Carla. So honestly, at that time, talagang I wasn't ready. I wasn't in the right mind space or state in my life na magsasalita ako na I open up and reveal very sensitive or important information, yung personal talaga, dugtong ng actress. Inamin ni Carla na matindi ang nararamdaman niyang pressure nung mga panahong yun dahil feeling ng mga tao, lalo na ng mga fans nila ni Tom na deserve nila ang kanilang explanation. Pero ayon kay Carla, ayaw naman daw niyang magsalita sa publiko habang pinaprocess pa niya sa kanyang isip at puso ang pagkawasak agad-agad ng kanyang married life. Ang hirap din naman yung ganoon na hindi mo binigyan yung sarili mo ng time and basically, kung ano man nangyayari hindi mo pa napoproseso. So mahirap din and we have to be, of course, careful din naman with what we say and then when we say it, mga ganoon bagay, paliwanag ni Carla. Say pa niya, gustuhin mo man magsalita na diba, bug zone ng damdamin mo or whatever, hindi naman din basta-basta ganoon. Plus, yun nga, tao din kami na may emotions, may mga pinagdadaanan, may mga problema din and struggles in life. So, you know, because na rin nga of social media, unfortunately nawawala nga yung parang fine line between public and yung private na lives namin. So yun mahirap din yun, aniya pa.